pagkakita ko lang sa inyo, ako'y magtatanim ng sili na yung anghang. Panoorin nyo ang aking sili na itatanim kagaya nito. So weird. Manghang siya. Ayan ah, sili na manghang. Itatanim ko to. Panoorin natin. Tara na guys! Guys, ito, magsidling tayo ng sili. Itong sili kasi na ito, manghang. Ito na. Ito lang guys, pakita ko sa inyo kung paano ko ito buksan. Ito. Pero manghang ito, maghugas na lang ako ng kamay. Ayan. Oh, yung buto niya. Dito natin itanim. Pag ikos ko sa mata, sigurado. Ayan. Yan ang ating mga seedling na sili. Buto-buto yan ng sili. Tatabunan natin to. After 15 days ito, makita ko sa inyo. Pasok-pasok lang nyo ng kaunti kasi makikita yung mata-mata nyan eh. Ayan. Two weeks natin to tingnan. Pero ito, tatlong araw to tutubo na. Mang araw, lalabas na yung kanyang. Guys, mayroon na siyang tubo. Ayan na. Ayan po ang kanyang bumubo, tumubo na. Tatanim natin ito ngayon. Lipat natin doon sa well. Kukuha tayo ng isang seedling para doon. Dito natin ilalagay. Itong mga seedlings na to, huwag maputol yung ugat pag kayo ay nagtatanim. Isang puno. So guys, isang puno. Tatanim natin dito sa eggshell. Bali, apat ang ating itatanim para sa ganun siya ay kung mamatay man ang isa, mayroong reserba. Yan. Magtatanim na tayo. Yan. Crack muna natin ganyan. At saka, yan. Turugin natin yan. Guys. Yan guys, tanim na ang ating sili na maanghang. Didiligan na natin. Guys, 2 weeks ngayon, ipakita ko ulit ito sa inyo kung anong nangyari na 2 weeks. Ito ilalagay natin to doon sa may medyo mahangin at maliwanag. Huwag mo naman natin anuhan ng, huwag natin lagyan ng araw kasi baka malanta yung kanyang murang puno. Malalanta po yan guys. Kasi nga, baby pa yan. Sariwa pa yung seedling na yan. Dapat hindi maarawan. Guys, ayan guys. 10 days na yan. Pero, parang may kumagat sa kanya oh. Makarecover din yan. Ay parang, ayun. Ito, mataas na. Mga 10 days na po yan. Mula nang tinanim ko siya dito, tindis na. Ayan, pinagpigaan ko ng malunggay. Ayan, pampabunga po yan. Ayan. Kasi malapit na sila bumunga. 1 month na ito. 1 month na. Saka mayroon ako dito pampabunga. Ito, pampabunga ng sili. Pinilalagyan ko palagi. Ito ay isang malunggay na katas na malunggay. At saka yung carrots ko na ginawa, ubos na.
gumawa din ako ng fertilizer, pabulaklak, pampabunga ng sili. Ay guys, ayan na ang aking sili. 60 days ago na yan, kaya ganyan na sila katanda. Ayan, nilabas ko na dito. Dito ko sila, ayan, andyan sila sa paso pa rin. Ayan. Sila guys ay 60 days na, kaya marami na silang bunga. Pero nakakalungkot guys, kasi wanang kinain sila ng ibon. Ito po yung kinain ng ibon. Ayan. Kaya bala ko nga, lilipat ko sila sa loob para tago ko na sa ibon. Yan ay 60 days. Dalawang buwan na po sila. Napakaganda po ng mga ano nila. Yung bunga. Kasi po yan ay namumunga. Gawa nung aking mga fertilizer na nilalagay. Yan. At ipapakita ko sa inyo sa susunod kung ano yung mga fertilizer na ginagamit ko sa aking mga sili at sa mga iba-iba ko pang mga halaman na namumunga. Yung mga halaman ko kasi na bukod pa sa mga bulaklak, laklak at saka yung mga gulay, nilalagyan ko ng mga foliar fertilizer na gawa sa malunggay at carrots, saging. Effective guys yung pampabulaklak na yun kasi biruin mo, tumatangkad pa, tumataba pa. At saka yung eggshell po, nilalagay ko dyan sa ilalim ng lupa dyan. Eggshell ng itlog. Ayan po guys. Yan ay tatago ko sa loob. Kasi ito sa tuwing ano, dapat nito nga pinapaarawan ko. Kasi kaya nilalabas ko. Doon kasi, meron kasi akong mga lalagyan ng mga halaman doon sa loob ng mga ano, yung hindi ko pwede ipulsan. Kasi pagka ito sa tuwing umaga, pag nabot na ng umaga dito, kinain ng ibon. Kaya, ayan na yung mga putol. Papasok ko yan sa loob, doon sa aking mga, kasama mga rubber plant ko. Good morning sa inyo. Ito aking sili ay kinuha ko na sa labas. Kasi nga ho, naunahan ako palagi ng ibon. Ang ibon kasi ang naunang mang-harvest. Ayan, kaya pinasok ko na dito siya sa loob. Kaya kumunti sila dahil sa ibon. Kasi ang bala ko dito, pinapadami ko sila kasi aadubuhin ko. Ito, mga sili na to. Naunahan ako ng ibon kasi masarap sa pagkain nila ito eh. At saka ngayon ko lang naisipan na siya i-vlog na kasi gawa ng naantay ko sana na sila sabay-sabay maghinog. Ay pagka katulad nito, pinutol ng ibon. Kaya pinasok ko na lang dito sa loob ng aking mga halaman ko na mga katabi nila. Yung hindi ko pinupulsan. Yan, sila. And then ko na lang sila ilalagay. Ngayon, bala ko harvestin to. Kasi gusto ko na sila ilagay sa buti, lagyan ng suka, tapos lagyan ng luya, bawang doon sa loob ng buti. Ganyan kasi guys, ang masarap na pagkain nito, sili. Panglagay sa bagoong, ano-anong pwede ilagay nito, lalo na yung kaldereta na maanghang. At saka yung mga dahon nito guys, ginugulay ko. Marami kasing benefits tong sili. Katunayan nga po, yung bagong bulaklak niya, mga ganito, dulo. Pwede ito i-gamot sa galis, yung galis ng tao, o mga sugat-sugat ng tao, mga rashes. Pwede ito dikdikin. Ilagay sa sasalain ng damit pipiga yung kanyang katas, ipahid-pahid doon sa may sugat. Dali maghilom yung galis ng tao o yung mga makatikati. Kaya guys, ito haharbisin ko na to para mapakinabangan ko na. Para makita na ako ay namimitas ng aking sili. Guys, pipitasin pa natin yung iba. Wala kasi akong hawak na aray ko. Mamaya, maanghangan ang mata ko nito. Oh, no! Ayan guys, ayan ang aking sili. Close up kami. Ayan. Bababa ako ng konti.
guys. Inyong kalimutan i-visit ang aking YouTube channel, Erna Makog. At i-subscribe nyo naman, i-like. At pindutin nyo ang notification bell para updated kayo sa aking mga vlog. At guys, itutuloy ko yung pagha-harvest para hindi ako mahirapan ng naunahan ako ng ibon. Nahirapan ako maghawak kasi walang naghahawak ng camera. Wait lang. Guys, ito, harvest ko. Papatong ko dito sa ibabaw ng sili. Ayan po. Kasi dapat harvestin ko ito, tapos ilabas ko sila ulit. Para naman, ito aadubuhin ko, lulutuin ko, para pag may pagkain. Marami pa kasing mga pasunod na mga bunga, pero green pa sila. Tsaka maliliit pa. Ayan guys, wala nang bunga. Harvest ko na. Ito kinain ng ibon. Putol. Marami akong na-harvest na sili. Maraming salamat sa inyong panood at God bless you sa inyong panonood. Bye-bye!